Dekada 90 nang sumikat ang mga pelikulang Starsan, Pido Dida, Michael and Madonna, at alias Batman and Robin. Isang komedyante ang tumatak sa isipan ng mga Pilipino na nagbigay ng halakhak at kaligayahan sa ating lahat. Siya si Rene Requestas o Chitae kung tawagin. Siya ngayon ang ating tatalakayin. Ano nga ba ang tunay na kwento ng buhay ni Rene Requestas? Ating pag-usapan. Kung saan may kaalaman at may matututunan. Walang iba kundi dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak ang ating bidang si Renato Rene Requestas sa tunay na buhay noong January 22, 1957 sa Tondo, Manila. Lumaki siyang mahirap at nakaranas ng maralitang pamumuhay. Bata pa lang siya ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagtitinda sa kalsada. Masayahin at natural na palakaibigan si Rene. Ito ang naging daan para makapasok siya sa isang teatro na kung saan ay huhubog ng kanyang talento at mag-aangat sa kanya sa kasikatan sa mga susunod na mga taon. Hindi madali ang buhay para kay Rene. Kumbaga, isang kahig isang tuka lang ang klase ng kanilang pamumuhay. Pero hindi ito naging dahilan para sumuko at tumigil sa hamon ng tadhana. Nag-apply ang ating bida bilang aktor sa teatro kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Pero sa kasawiang palad, dahil sa kanyang itsura, hindi siya natanggap. Hindi pinanghinaan ang loob si Rene at sinubukan niya uling mag-apply. Sa pagkakataong ito, natanggap siya, hindi bilang aktor, kundi bilang janitor. Buong pusong tinanggap ito ni Rene dahil alam niyang ito lang ang pag-asa niyang magkaroon ng trabaho para masustentuhan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero hindi inaasahan ng ating bida na darating ang pagkakataon na mabibigyan siya ng role. Isang araw, hindi sumipot ang isa sa kanilang mga aktor at kailangan nilang makahanap ng kahalili. Nalaman ito ni Rene at hindi siya nag-atubiling magsabi na siya na lang ang ipalit. Ipinakita ng ating bida ang kanyang mga natutunan habang siya ay nagtatrabaho doon at binigyan siya ng pagkakataong ipamalas ang kanyang talento. Hindi niya binigo ang tiwalang binigay sa kanya. At siya ang naging best actor sa ginampanang role ng gabing iyon. Ginamit ito ni Rene para paghusayan ang kanyang pag-arte at dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan at mga katrabaho, naipasok siya sa 6 o'clock news. Isa itong political comedy sitcom sa IBC 13 noong dekada 80. Nag-umpisa siya bilang pa-extra-extra lang hanggang unti-unting napansin bilang komedyante. Napasok na nga ni Rene ang telebisyon at dahan-dahang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Nabigyan siya ng malaking break nang makilala niya ang kanyang idol na si Joey De Leon. Kinuha siya nito bilang sidekick sa kanyang movie na Starsan. Tuloy-tuloy nga ang pagsikat na Rene, ngunit kasabay nito ay ang kanyang pagkakalulong sa alak at sigarilyo. Nasundan ng maraming proyekto ang karera ni Rene, nakabilis siya na magandang bahay at naiahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Marami siyang naging pelikula. Ang mga halimbawa nito ay ang Long Ranger and Tonton noong 1989. Kasama niya dito si Joey De Leon, Ganda Lalaki, Ganda Babae noong 1990. Katambal niya rito si Maricel Laksa at Pido Dida, nakasama niya si Chris Aquino at marami pang iba.
Natupad na ng ating bida ang kanyang pangarap, ngunit sa kabila nito ay unti-unting bumigay ang kanyang katawan. At sa kasamaang palad, noong July 24, 1993, ay binawian ng buhay si Rene Requestas. Ayon sa doktor, ay TB o tuberculosis dahil sa matinding sigarilyo at alak ang kanyang ikinamatay. Ano nga ba ang tuberculosis? Ito ay sakit sa baga na dulot ng mikrobyong nakukuha sa hangin. Ang mikrobyong ito ay naiubo o naibahing sa hangin ng isang taong may sakit na TB. Karamihan sa meron nito ay asymptomatic o walang symptoms at hindi ito aktibo. Karaniwang sintomas nito ay pangmatagalang ubo na may bahid ng dugo, ang plema, lagnat, pagpapawis sa gabi at pangangayayat. Noong 2011, ang magagamit lamang na bakuna laban sa TB ay ang Bacillus Calmette-Guerin o BCG. Ito ay mabisang panlaban sa pagkahawa ng sakit mula sa pagkabata. Pero para sa opinion ko, ang pinakamabisang panlaban sa anumang karamdaman ay ang pangangalaga sa ating katawan. Iwasan o bawasan natin ang mga bisyo para maging malakas ang ating resistensya. Kumain ng masustansyang pagkain upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Si Rene Requestas ay nagbigay ng galak at saya sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Di malilimutan ang kanyang naging papel sa ating industriya. Kaya naman hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa ating alaala. Hanggang dito na lang at maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento ay mag-subscribe po lamang at i-click ang notification bell para ma-update tayo sa mga bagong kwento o kaalaman na nais kong ipamahagi sa inyo. Kung may suggestion po kayong kwento na gusto nyong ipalabas ko sa aking channel, ay maaari po lamang i-type sa may comment section sa baba. Hanggang sa muli nating pagkikita, dito sa channel na may kaalaman at may matututunan, walang iba kundi dito sa Pinoy Wisdom.